Hello guys, ang magandang umaga naman sa ating lahat. So ngayon guys, meron na naman gathering machine. So ito ay diathermy machine guys. Binaba ito na isang araw, kahapon na isang araw. Ngayon ko lang siya titingnan, so kasi busy ako. So ngayon guys, titingnan natin kung anong problema nitong machine na ito. So ito ay E50 model na diathermy, Eastman. So ginagamit ko na guys nila sa OR. So kasapulang natin, ayun o, ORA. So, power on natin, anong problema? So, hindi siya nag-i-initialize guys, wala siyang display. So, nagbi-blink yung tatlong handpiece niya. So, try natin lagyan ng handpiece. Kung lagyan mo natin ng ground. Ayan guys, ano siya? After nung mag-alarm, so nawala yung ano, ito yung plate. Yung handpiece. Ayan guys. Bagong handpiece guys. Bagong handpiece, nilagyan ko ng plate. So, try natin yung power on ulit. Ayan. So, may handpiece na siya. So, wala pa rin siyang display guys. Dapat siya mag-i-initialize, lalabas yung Eastman na logo. So, ngayon wala. Wala siya. Nabiblink lang siya ng ilaw lahat yung ano. So, ayun guys, itinan natin. So, ito nga pala guys. Ito yung model ng Eastman. Meron siyang argon. Argon gas na ginagamit. Pero hindi ko alam kung saan ginagamit yung argon. Hindi naman na pinapalagyan ng argon to eh. Dapat yan may cylinder na argon dito pero hindi naman nilagyan. So, hindi na ginagamit yung argon na yan. So ayan guys, titingnan na lang natin guys kung ano yung problema.
Ayan guys, dati nga pala guys, yung halos gamit namin dito is Eastman. Umpisa sa OR, OR Light, OR Table, Diatir V. Halos dati yung OR yan, Eastman. So, ito yung laman guys. So, marami siyang laman, hindi tulad nung Eastman na 10311. Marami siyang laman. So, asan yung display board niya? So, ito yung display. So ito guys, una natin gagawin guys muna kasi wala siyang display. So ito yung display board niya. Ah, display. Ito keypad. Ito yung sa display board niya. So gagawin muna natin guys. I-reset ko muna siya. Tanggalin ko muna yung battery guys kasi mostly ayaw mag-boot dahil dun sa CMOS niya battery. So, tatanggalin ko lang yung CMOS battery muna niya guys. So, makikita mo yung CMOS battery na nandito. Ayun guys. So, ayun yung CMOS battery niya. So, ayun. So, tatanggalin ko muna ng ilang segundo. So, para kesa. So, ayan ang laman niya, guys. So, gawin ko muna, istanggalin ko muna yung CMOS battery niya. So ito guys, tanggalin ko muna siya yung ano niya, connector niya at saka yung CMOS battery guys. So yun guys, tanggal ko na yung CMOS battery niya. So ito lang yung CMOS battery niya guys, ayan. Ayan, tinanggal ko muna siya muna ng ilang segundo. Ayan. So tinanggal ko muna yung sa kasi ito guys, computerized na rin siya kasi ito yung CPU board niya. So ang problema natin is hindi siya nagbo-boot, hindi siya nag-i-initialize. So dito tayo magpo-focus muna sa CPU niya. So malaman natin kung may problema yung CPU kasi hindi siya nagbo-boot.
So, unang-unang gawin guys sa mga ganitong problema, tatanggalin muna natin yung CMOS battery. So, after mga ano guys, mga 30 seconds, ibalik nga natin. Wala naman siyang ibang button. So, yun lang. Ito yung pinaka-power board niya guys. Yung gumagawa ng high voltage. Ito yan guys. So, ito yung power supply niya. Dito lang yung power supply niya. So, yung lumang Isman natin guys na TD311 is gumagamit siya ng malaking transformer. So, ito guys, hindi na. SMPS na ginagamit niya. Ayan, SMPS power supply na siya. So, ito ay mga model 2017 yata. So, medyo okay-okay pa tong model ito. Ang problema nga lang ngayon guys, yung Isman company is wala na, nagsara na. So, wala na tayong mahihingian ng tulong dahil nagsara na yung kumpanya na Isman. So ayun guys, naka 15 na tayo. Ano, ikababalik natin ulit. Balik na natin itong connector ng supply ng supply ng CPU. Then mag-try tayo yung power on ulit guys kung magkaroon na siya ng display. Hindi ko muna kakabit yung cover. Testing na lang muna natin kung kakaroon ba siya ng power. Kung magbubot ba yung CPU niya. Kasi ang problema dyan, hindi nagbubot yung CPU. So hindi ko muna kinabit yung cover, may nandun yung speakers, hindi ko rin kinabit. So, testing lang muna natin na naka-open. So yun, wala pa rin siyang display, kahit nireset na natin yung CPU. So, makikita natin dito, ayun guys, oh. Nagboot na siya. Delayed lang. So ayun lang guys, oh. Ayun oh. So wala naman akong ginawa, nireset ko lang yung boot. Ang nireset ko lang yung battery CMOS niya ng CPU kasi hindi siya nagbo-boot. So ayun guys, oh. Gumana na siya ulit. Ganito ang problema ng mga machine na computer based na guys kasi minsan yung nagpapa-power on ng system is yung CPU. So, ganito lang kasimple guys ang problema ng Isman na A50. So, unang-una guys sa mga ganitong machine. Kasi unang, ngayon lang din ako nagbukas ng mga ganitong machine eh. Kasi bago lang to guys. So, meron kaming tatlong unit yata na ganito. So, ito lang yung unang-una na nagkaroon ng problema sa display. Hindi siya nagbo-boot. So, ayun guys. Ayun guys. So, wala akong ibang ginalaw. So, tinanggal ko lang yung battery niya. Yung CMOS battery niya kasi hindi siya nagbo-boot. Ngayon, nung tinanggal ko yung CMOS battery niya doon, yan, yung wire na pula na yun.
for mga 30 seconds. Tapos binalik ko siya ulit. Tapos pinawi-on ko siya. So umukay na siya. So wala na siyang problema. Nagkaroon na siya ng display, ayun guys. So ngayon guys, titingnan naman natin kung may power ba siya. So meron ba siyang power para malaman din natin kung may power ba o wala. So wala naman tong major na ginawa guys, kaya hindi ko na siya ititest doon sa ating analyzer. So nalagyan ko muna siya ng put switch. So ikabit ko muna yung put switch niya. Magkabit na rin ako ng handpiece guys. So yan guys, kabitan ko na rin siya ng grounding. Kakabit ako ng handpiece. So naka-open lang muna siya. Nilip ko muna siya ng open. So importante is yung neutral. Kabitan mo ng neutral. So kinabit ko yung neutral, nag-green na siya. Pero pag wala siyang neutral guys, pula yan. So red. So pag kinabit ko na yung neutral, green na siya. Then kakabitan ko rin siya ng ito guys, yung ano natin, handpiece. So wala siyang, hindi mo maririnig yung sounds kasi kinabit ano ko yung tinanggal ko yung speaker niya. So ito guys, pupunta muna tayo ng menu. So titingin ako ng ano bang gamit ko is pwede pala itong kuag at saka yung kuag niya at saka yung monocular. So dito guys, magsisilik ka ngayon ng dito lang tayo muna sa dito. Ito muna gamitin natin yan. Magsisilik lang tayo ng handpiece na gagamitin natin. So ang gamit kong handpiece is, saan ba yung handpiece? Select. So dito muna tayo. So dito guys, pwede ka nang mag lower ng wattage niya up and down hanggang maximum nito is 100 o 200 o 200 watts. So pwede kang mag maximum 200 watts diyan. So pang testing lang natin is dito muna tayo sa mga 20 watts lang. Titingnan lang natin guys kung susunog ba siya. Silik ako ng tip. Ito yung tip kong gagamitin. Itong ganito. So yan. So pag pinipress ko to, ayan guys. So nag-a-alarm siya. Ano siya? Ito guys, pwede mo siyang i-testing dito sa pads. Ayan. Ayan o. Kung susunog ba siya. So okay guys, gumagana siya. Sa monopolar naman. Ayan. So ito kuag at saka ano pala, kuag at saka yung blue is yung bipolar.
So and guys, ganito lang ka simple yung problema guys. So ganun lang yung ano niya. So hindi ko naman siya i-test doon sa analyzer ko kasi yung i-issue analyzer ko kasi wala naman akong ginawang major repair. So ang ginawa ko lang is ni-reset ko yung CMOS battery niya ng CPU. So nung pagka-reset ko after 30 seconds pinower on ko siya ulit. Meron na siyang display. May power na siya ulit. Tinitingnan natin. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple paggawa ng mga ganitong problema. Ng E50 na Eastman model na diathermy machine. So, tinatawag na diathermy. Tinatawag din ito ng electrosurgical unit. So, ginagamit sa OR. So, ayun guys. Ganun lang. Hanggang dito na lang muna tayo ulit. Sana may natutunan kayo sa konting video na to guys.